Sa atin namang pagbabalik sa kasaysayan, kung sa tingin po ninyo ay puro pagpapahirap lamang ang ginawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino, dyan po kayo nagkakamali dahil may mga positibong itong iniwan sa ating lahi. Kung ano-ano ito, alamin natin mula kay Shao Chua sa Shao Time, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Shao Time! Sa mga nakaraang episode, ating ipinakita kung paano ang mga Indio ay naghirap sa loob ng 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ngayon, time out muna tayo. Paano ba binago ng mga Espanyol sa mabuti ang ating buhay bilang isang bansa? Siyempre, dapat balansehin natin. Ayon kay Nick Joaquin, ang mga mabubuting pamanang ito ang tinawag niyang The 12 Greatest Events in Philippine History. Hindi ako sumasang-ayon sa titulo sapagkat nasa nang himagsikang Pilipino ang pagtindig natin laban sa mga Hapones, ang EDSA Revolution. Ngunit, siguro sinasabi niya, hindi rin basta-basta itong mga pamanang Espanyol sa Pilipinas. Ano-ano ang mga ito? Number 1, the introduction of the wheel. Bago ang mga Espanyol, karagatan ng ating mundo, hindi natin kailangan ng gulong. Number 2, the introduction of the plow. Mas napadali ang ating pagsasaka. Number 3, the introduction of the road and bridge. Sa pagpapakilala ng gulong, ipinakilala din nila ang mga kalsada. Number 4, the introduction of new crops like corn, tobacco, kamote, coffee, cacao, beans, achuete, onion, potato, guava, papaya, pineapple, avocado, squash, lettuce, cucumber, cabbage, singkamas, and mani, etc. Wow! Parang bahay kubo lang. Number 5, the introduction of new livestock like the horse, the cow, the sheep, the turkey, the goose, etc. And of the carabao as draft animal. Number 6, the introduction of the fabrica or factory. Number 7, the introduction of paper and printing. At number 8, the introduction of the Roman alphabet. Inilimbag nila ang unang libro sa Pilipinas, ang Doktrina Kristiyana noong 1593. Tinuruan si Tomas Pimpin, ang pinakaunang Pilipinong tagapaglimbag at nagkaroon ng UST Press na unang palimbagan sa Pilipinas. Naging daan din ang paggawa ng mga diksyonaryo ng mga praile upang maipalaganap at maingatan ang iba't ibang mga wika sa Pilipinas. Number 9, the introduction of the calendar and clock. At ilan pang mga siyentipikong mga pamana tulad ng mga ospital ng San Juan de Dios at San Lazaro, ang ekspedisyon ni Dr. Francisco Javier de Balmis noong 1803 na nakapagpadala ng mga bakuna laban sa smallpox, dokumento ng mga plants and zombies, flowers sa flora de Filipinas ni Padre Manuel Blanco noong 1837, ang pagsusulong ng pananaliksik sa agham pampanahon o meteorology sa Pilipinas na sinimulan sa Observatorio de Manila ni na Padre Federico Faura at Padre Jose Alge, at ang mga paaralan tulad ng UST, Ateneo at Letran. Number 10, the introduction of the map and the charting of the Philippine shape. Number 11, the introduction of the arts of painting and architecture. Bagamat meron na tayong katutubo, siyempre pinakilala nila ang European style ng sining visual, pag-awit ng harana, pasyon, korido, komedya, sarsuela, moro-moro, at ang pagsayaw ng mga hota. Ang arkitektura naman ng mga simbahan at ang bahay na bato at ang pelikula. Panghuli, number 12, the introduction of the guisado at iba pang mga pagkain, relleno, menudo, mechado, puchero, carne asada, tortilla de patatas, tortang carne, arroz a la cubana, arroz a la valencia, ensalada de lechuga, macaroni with chorizo, leche flan. Sige, magutom kayo. Siyempre, ano pa ba ang pamanang Espanyol kundi isang malaking piyesta? Si Shao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Shao Time.